Okay mga idol, ito yung stereo natin. Pasensya na, medyo nabuksan dahil na-excite, sinilip. Pero ito yun, yan o. Yan, galing sa Banggood. Then, yan. Ito natin. Oop. Yan. Then, yan. Yan yung ating stereo. Yan ang laman yan, titignan natin. Tignan natin kung ano laman. Yan, hindi pa nabubuksan talaga yan. Sinilip lang. Yan, yung mga connector niya. Ito yung camera, oh. May kasama siyang camera eh. Yan, camera. Then, ito, yung harness niya. So, ito, may GPS antenna. Tapos, kompleto yung mga harness. Sisilipin natin yan, isa-isa. Tapos, ito na yung mismong unit. Sa mismong unit, oh, sandali lang, tingnan muna natin kung ano pa meron. Yung kanyang manual. Then, ito, yung mounting kit, no? Yan. Tapos ito yung mismong stereo. Manipis lang pala siya. Yan, oh. Manipis lang. Tingnan natin. Ito yung mismong stereo. Touchscreen 'yan, ang alam ko. Pero hindi pa natin nalalaman dahil kararating lang, explore ko rin kung paano siya kinakabit. Yan. Tapos ipapakita ko sa inyo paano natin kakabit dito sa ating sasakyan. Dito, high ace. High ace yung pagkakabitan natin. Toyota Hiace. Yan. Okay. So bago ang lahat mga idol, gusto ko ipakita sa inyo kung paano gumagana itong ating iMars 7 inches 2DIN Android Car Stereo. Gusto ko ipakita muna sa inyo. So, ang una niyan, pagka ito binuksan ninyo, ang unang makikita niyong display ay ito. Yan yung pinaka-home niya, no? Mga idol, ngayon, siguro unahin natin itong mga button sa gilid. So, itong button na to is yung power. Pwede nyo siyang pindutin ng ganyan para mag-mute. Then, power off pagka nilong press. So, yan, long press. Then, yan, turn on. Yan. So, ito naman, home button. Kunyari, pumunta kayo sa apps kung saan kayo napunta. Then, gusto nyo bumalik sa unang-una. So, home button. Yan. Ganyan siya. And then, ito yung back button. Kung pumunta nga kayo dyan, gusto nyo bumalik. Back button. Then, yung volume. Yan, oh. Actually, maganda naman yung response ng touch niya. Yan, oh. Kitang-kita. Oh. Maganda yung response ng touch. Ngayon, so discuss natin itong mga naka-display sa kanya. Ito pong ating Android, no? Android Car Stereo is walang pinagkaiba na parang may cellphone sa harapan ninyo na 7 inches. Kasi kung yan, no, papakita ko sa inyo, meron siyang wifi, may bluetooth, yan, parang pares na pares kung paano gumagamit ng cellphone. Then, yan, no, makikita nyo, may nakapasok sa akin na USB, no? So, ang USB niya, mga idol, papakita ko rin sa inyo kung paano nilalagay. Kasi kung papansin ninyo to, wala siyang USB port dito sa harap, no? Wala. At ang USB port niyan ay parang ganito, itong wire na to, yan, no? Nakatusok to doon sa likod. So may port yan sa likod na itutusok nyo. At ang nangyari dito is actually dalawa to eh. Ito yung isa. Ito yung isa. Nilusot lang namin dito, no? Nilusot lang namin dito. At ito, nakatusok yung aking USB. Then ngayon, okay. So yan siya, no? So, pwede mo kabit yun sa wifi. Ngayon, kung papansin ninyo ito, itong nakasulat na yung check. Actually, English naman halos lahat yung mga nakasulat dito. Let's say ito, katulad niya, no? Sa mga settings niya, English naman yan. Ito yung device port, oh, katulad na sinabi ko sa inyo. Ito yung mga port sa likod niyan. Ganyan, yan, oh. So, malalaman ninyo kung paano siya ikinoconnect. So, nandyan, oh. Nandyan naman yung info. Meron din naman sa manual. Then, yan, oh. Device port. So, yan, oh. Kung ano yung mga description ng bawat connector, yan, oh. A, B, C. So, madali lang. Katulad niyan, oh. Oh, diyan ko kinabit ang alam ko dito sa isang to. Dito yung USB ko. Dito ko kinabit. So, ipapakita natin yan sa installation na part na itong video. So, ngayon, unahin na natin to. So, back button, no? So, ito, puro English yan. Ang nangyari lang dito, kaya makikita nyo may Chinese. Kasi, dito, nung isinip sa atin to, sinip tong mismong car stereo, eh may naka-install na mga audio file na Chinese. Kaya yan ang lumalabas. So, yan yung icon niya. Then, ito yung title ng kanta. So, kapag kaya nag-transfer kayo, kasi nga, itong ating car stereo na to, ay meron siyang 16 gig na internal storage. Then, ang RAM is around, ang alam ko, 1 gig lang. Pero yan, may 16 gig na storage. So, pwede niyong burahin to. Kung ayaw niya, syempre, hindi niyo naman naiintindihan. Burahin niyo na lang. Then, palitan niyo ng mga kanta na gusto ninyo. So, yan, may relo siya. Then, actually, ito, meron din tong reverse camera. No, makikita ninyo yung
likod. So may kasama yan, ito katulad nito. Ito yung reverse camera niyan, hindi ko pa naikakabit eh. Pero pagka nakakabit to, pagka hinit nyo tong reverse nyo ng cambio, eh magdi-display diyan yung sa camera. So ipapakita na lang din natin yun sa installation part, no, ng video. Then yan, oh, may mga nakasulat siya. Etong Nabi mamaya ako na i-discuss. Unahin muna natin tong iba. So ito sa radio. Yan, sa radio, yan. Piliin na lang natin to para makaiwas tayo sa copyright, no? So yan, oh. Oh. Maririnig niyo nyo si Tulfo. Yan. So ngayon, pwede nyo i-save yung mga preset. Kunyari ito, yan, oh. Lumipat kayo niyan. Kunyari station yan, pwede nyo i-long press lang to. Then yan, oh. 92.5 na siya. So, para ma-store ninyo yung preset. Ngayon, katulad nito, kasi alam naman natin, katulad sa Japan, no, iba ang frequency bandwidth dun. Pwede kasi ito, kumbaga universal, pwede sa lahat. Pwedeng, katulad sa Japan, di ba yung mga surplus na car stereo, kaya tayo hindi bumibili nun dahil tatlong station lang ang nahagap natin. Dahil iba yung frequency nun, katulad niya, no, iba yung frequency niya from 76 megahertz to 90 lang. Kaya nangyayari sa atin, tatlo lang yung na-scan natin na channel kapag surplus yung car stereo. Pero eto sa atin, no, mapipili mo, pwede kahit nasang lugar ka. So sa atin, katulad nyo sa atin sa Pilipinas, ang kaparehas na itong frequency is yung sa Amerika. Yan, o, no, makita nyo, 87.5 to 107.5 yung frequency. So nangyayari dyan, o, no, katulad nyan, o, no, 92.3, di ba? So pwede nyo i-search. Okay. Yan. Okay. Then save nyo dito. So, pwede kang mag-search. Yan yung sa part ng radio, no? So, ngayon, aalis ako dyan. Then, Bluetooth, no? Sa Bluetooth, walang problema yan. Kumbaga, alam natin yan. So, itong aking cellphone na to, ay kinonek ko yan. So, via Bluetooth. So, sa Bluetooth niya, pwede kang dumayal ng number, phone book, yan, no? Mga call history. Then, yung audio kung gusto ninyo. So, yan, yung mga Bluetooth connect. Then, settings. So, ngayon, nakaraniwan naman natin ginagawa dyan is nagpapatugtog tayo. Yan, o. O, pwede kang magpatugtog. So, laman ng ano ko yan, ng cellphone ko yan. Yan, o. Tapos, yan, o. Actually, mga idol, sa totoo lang, medyo nagulat din ako dito sa car stereo na to. Kasi, itong car stereo natin, kung nakita ninyo sa unboxing, napakanipis lang. Manipis lang, halos ganyan lang kakapal. Pero, ang ganda ng tunog niya. Nagaganda na ako sa tunog niya. Kasi, actually, pwedeng-pwede mo i-set up yung sounds niya. Katulad nito sa settings, no? Yan, o, sa sound setting. Yan yung pwede mong i-set na mga equalizer parameters niya, no? So, meron niya mga presets na. So, rock, pop, ganyan, jazz, kung anong gusto ninyo. Yan, o, nagbabago siya. Then, pwede nyong imano-mano. Yan, o, kung gusto nyo taasan. O, nasa sa inyo kung anong timpla. Then, pwede nyong baguhin kasi yung frequency ng low, yan, o, kanyari low. So, ang sa ganyan, o, 62 200 hertz. Then, yung sa 1K, 1.5, yan, o. Sa mid. So, nasa sa inyo kung ano yung timpla ninyo. And, yan, o, sa treble niya. So, mababago niyo yung frequency kung ano yung gusto ninyong timpla. Pero sa akin is, okay na ako dito. Then, yan, o, meron din siyang subwoofer output, no? Pwede nyo i-volume up yung subwoofer. Kung meron kayong subwoofer, then, pace, no, yan, no, yung pacing kung 180 degrees na phase shift, no. So yan, pag gusto niyo timplahin, then yan, no, ang ganda rin ng kanyang fader niya, then yung balance. So yan, no, ipo-point niyo lang ng ganyan, pwede niyo pindutin dito, pero napakaganda, ang ganda ng response para sa akin. Then ito yung fader niya, oh, pwede kong lagay diyan front lang, front right, pwedeng front left, yan. Tapos likod na kaliwa, likod na balanse, then yan, o, ang ganda. Ngayon, lagay mo lang sa gitna niya. Yan, ang ganda eh. Ang ganda. Madali siyang i-set up, no? Then yan. So marami tong settings na pwedeng gawin, yan, o. Oh, nasa-set niya. So yan, katulad niyan, no, GPS detection para sa navigation. Yan, o. Kitang-kita kung ilang GPS yung pumoconnect, no? Ganyan 'yan. So, yan, o. Tapos, steering relearn. Kung gusto ninyo, pwede nga kasi itong kabitan ng control sa manubela. Kung yung sasakyan nyo, may control sa manubela. Then, brightness. Kung gusto ninyo baguhin yung brightness. Volume setting ng bawat nakakonek. So, call, ganyan. Yung media. Yung tumutugtog na yan. Yan, o.
Pero actually idol, hindi nyo naman kasi ma-appreciate yung lakas tsaka yung quality ng tunog. Pero sabi ko nga sa inyo, maganda yung quality niya tsaka yung response ng touch, okay sa akin. Yung quality ng tunog, kahit lakasan ninyo, nakakagulat din dahil andit lang niya, pero ang ganda ng tunog. Then, yan o, sound setting, katulad nung kanina, then, okay, factory settings. Then, yan o, yung port nga, pinakita ko kanina. Then, yan yung mga settings na pwede nyong gawin. No? So, nasa Bluetooth tayo, na-testing radio, Bluetooth, then apps, talo na muna natin, dito muna tayo sa music. So, pagdating sa music, yan o, sabi ko nga sa inyo, may naka-store na mga Chinese na kanta na default niya. So, burahin nyo na lang yan, pwede nyo naman burahin yan. Then, kapag ka meron kayong, katulad ng sinabi ko kanina, may nakasaksak sa akin na USB, no, dito kasi nga, wala dito sa harap, talagang nasa, naka-wired siya. So, yan o, sinaksakan ko siya ng USB. Then, yan o, sa folder, pwede nyo piliin kung ano yung mga gusto ninyong patugtugin. Yan. So, pwede rin mga songs, so, lahat na yan, lahat, yan o, ang dami. Kung ano yung naka-store dito at doon sa USB natin. So, makikita mo. So, pwede mo siyang ma-i-arrange ng mga ganyan. So, yan. Hindi na ako magpapatugtog dyan dahil baka maka-copyright pa tayo. And then, yan o. Yun yun. So, pwede naka-store dito or sa USB. Then, eto na sa apps, no? Yung apps, pwede nyo installan ng kahit anong apps yan. So, katulad yan. Ang na-install ko na dito, tong Osmand, at i-discuss ko to mamaya, yung Osmand. Yan, yung mga, ang default niya, yan. Okay. Yan yung default. So, gallery. Kung may mga pictures, yan. No? Pwede rin file manager. Kung ano yung laman. Yan, no? Katulad niya. Ito yung laman ng USB ko. Then, pwede, yan yung internal storage. So, kayo na bahala dyan. Para cellphone niya lang. Then, sa part na to, no? Yun. So, pwede kayo mag-install. So, via Play Store. Pindutin nyo lang. Oh. So, gagana yan. Diba? Yan, ganun siya, no? Ngayon, ang medyo downside lang, totoo lang, para sa honest review natin, medyo mahina humagap ng wifi to. Kailangan yung router ninyo, mga nasa around 5 meters lang, para kumunik sa wifi, medyo mahina humagap. Pero hindi nyo naman all the time na gagamitin yun eh. And then ngayon, katulad nyan, hinuli ko, no? Medyo hinuli ko tong part ng navigation. Ito kasi 'di ba nga may navigation to. Pero ito sa part na to, yung navigation ang default niya nang ino-open na app pagka pinindot mo yung navigation is yung Google app, Google Maps, no? Yung Google Maps na to, 'yan oh, kasi itong Google Maps alam naman natin eh na nangangailangan to ng data at wifi. Ngayon para sa akin nga, mas maganda pa nga kung i-install niyo na lang ng Waze or offline maps para gumana. 'Yan oh. Ngayon, ang tanong dyan, di ba? Ba naman pwedeng palitan kung anong app yung ino-open niya pagka pinindot mo yan? Pwede, kaso hindi ko lang kabisado o hindi ko lang hindi pa ako masyado familiar sa paggamit nito. Pero yan, katulad nito sa part na to, yan, yung navigation na yan. Makita nyo, yan, pwede ka mag-select ng app eh. Pero hindi siya nag-display dito kung ano yung mga maps na pwede kong gamitin. So, Google Maps lang yung pwede kong i-select eh. So, ngayon, hindi ko na lang yan papakialaman. So, pwedeng i-explore nyo na lang kung paano yun. So, ang ginagawa ko na lang dito, para makapag-maps ako, is in-install ko nga tong ating Osmand, no? Itong Osmand is offline maps. So, itong offline maps na to, pagka dinownload nyo, yung mismong app ay around the 80 MB, no? So, sa 80 MB, ma-install nyo na siya. Then, kailangan nyo pang i-download yung okay. Kailangan nyo pang i-download yung Philippine map. Yung Philippine map is around the 350 MB. So, total ng i-download nyo o makukonsume na storage space nito ay sabihin na natin 400 to 500 MB. No? Yun yung kakainin niya. Pero, magandang installan nyo nito kasi yan, offline maps nga siya. So, yan yung location natin. Then, pwede nyo zoom in, zoom out. Yan o. O, ganyan siya. Diba? Medyo mabagal lang talaga mag-load ng onte. Then, pwede mo pindutin to para pumunta doon sa iyong location. Yan yung location mo. And then, ngayon, katulad nga nyan, no? Yung pag-navigate nyan, yan, pakita natin. So, pipindutin nyo lang to. Eh, yung location natin. Then, pindutin nyo lang to kung saan kayo pupunta. Pwede nyong, so my position. Then, set destination kung saan kayo pupunta. Pwede select on map. Yan, katulad nung, sorry. Yan, no? Pwede select on map.
Yan, destination. Pwede kayo mag-search din, select on map kung saan yung mismong destination. So, katulad na ito sa atin, para lang maipakita. So, hintayin nyo lang mag-load. Aha. Pero yan, offline maps yan, hindi yan gumagamit ng data. So, kunyari, pupunta tayo dito sa ganitong lugar. Okay. So, pupunta tayo sa ganitong lugar. Let's say, sa Baguio tayo pupunta. Gusto natin pumunta ng Baguio. So, drop lang natin yung location dito. Yan. Yan yung pinned natin. No? Ngayon, hintayin nyo lang mag-load tong start. Okay. So, yan yung ating kadaanan. No? So, pindutin nyo lang start. Yan. Pag-start nyo, yan. Meron na siyang papakita kung saan kayo mga dadaan. Yung papakita nyo na yan. Yan, pwede nyo zoom out, zoom in, bahala kayo kung paano nyo, yan o, para cellphone lang din. Then, pwede nyo itong pindutin para bumalik sa dati nyang pwesto, yung pwesto ninyo. So, ngayon, kung titignan ninyo itong part na to, yan o, sabi niya 257 kilometers, yan yung total na ta-travel natin, yung haba nung pupuntahan. Then, ito, estimated na time, kung anong oras tayo makakarating. Estimated lang naman yan. Then, ito, yan yung speed natin. No? Speed, kapag tumakbo tayo, magre-reading yan. Yan yung speed niya kapag nananakbo na. Through GPS yan. So, GPS data yung nabibigyan niya. Then, itong 12 out of 14 is yung GPS connected. No? Kung ilang GPS yung, ilang satellite yung nakakonect sa atin. So, ito yung GPS antenna. Katulad niyan yan. Papakita rin natin sa installation part. Paano natin kinabit dyan. So, actually, yung part na yon ay parang wire din na ganito na ikakabit ninyo. So, yan, no? Mga idol, maganda to. Tong Osmond, maganda. Offline maps to. Hindi kailangan ng data, hindi kailangan ng wifi, hindi kailangan ng mobile data. So, offline map. So, ganun na lang ang ginawa ko. At ang downside lang dito sa Osmond, dahil nga third party app siya, no? Ngayon, pagka nagsalita ito, nawawala yung sounds natin. Humihinto yung pagpapatugtog niya. So, ngayon, para mag-continue lang yung tugtog na habang nag-navigation kayo, hanapin nyo lang sa settings. Meron kasi itong settings na pwede nyo patayin yung audio, yung nagsasalita. So, hanapin nyo lang dun, or meron din yata dito, ito sa part na to, yan o. Itong part na to, yan o, yung audio niya. Patayin nyo lang, para hindi maputol yung tugtog niya. Ganun ang ginagawa ko dito, para tuloy-tuloy lang yung patugtog habang nagna-navigation ako. So, iyan, yan o. Yan. Kung gusto nyo naman gamitan ng TV box, no, digital TV receiver, kung meron kayo nun. So, itong input port na to, ito ang pwede nyo gamitin. So, ito, nakatusok lang din to sa likod. At may mga description naman, yung bawat RCA ports niya, kung ano yung mga gamit. Katulad yan, meron ditong video in. Yan o, video in. Ngayon may audio in din. At kung gusto nyo naman, no, katulad nito, kasi itong ating Android stereo na to, ay pwede tayo mag-play ng video, no? So, dito lang. Kung yung inyong USB flash drive ay may naka-store na video, mababasa niya yan. So, dito. Katulad niya, no? So, makikita niya yung mga videos na nakalagay. So, ipa-play nyo lang. Katulad niyan. Okay. Yan, no? Then, yan. Mapapalitan nyo kung pwede kayong magtimpla ng audio kung gusto ninyo or yung aspect ratio niya, yan o, mas lumalapad, nag-fit to screen, so yan, 16:9, yan yung mapapanood ninyo. At ngayon, syempre, kung gusto nyo naman, kunyara, meron kayong monitor sa likod, no, etong port na to, actually, input-output port to, ng mga RCA, meron din siyang video out, yan o, video out. So, sa madali salita, may extend nyo yung palabas na to, dun sa monitor nyo sa likod, kung gusto nyo lang. So, yan, then, yan yung, kanyan. So, yan. Pwede nyo i-scroll, oh. Kasi napaka-responsive nung kanyang touch. So, madali lang, oh. Pwede. Then, volume. Yan. Then, kapag binak ninyo, yan, oh. Gumagawa siya ng maliit na screen dito. Yan. Then, pwede nyo i-close. So, yun nga, mga idol, no. Okay naman. Maganda yung response. Para lang kayong gumagamit na cellphone. Yan yung mga kaya niyang gawin. Ngayon, mga idol, kung papansin ninyo, yan, may wallpaper pa na papalitan. Kung papansin ninyo, ito nga lang sa atin, sa high is natin kinabit, no? Ito, dahil yung stock na car stereo ay malapad yung front panel, medyo malapad. Kaya ito, itong part na to, nagkaroon ng butas. No, nasa sa inyo na kung paano nyo gagawa ng paraan, no? Kung okay na kayo dyan. Pero ito, itong part na to, okay naman kasi standard naman na 2 din. Pero itong part lang na to, nag-space. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo didiscard yan.
Then ngayon, lahat naman okay. Okay siya, Bluetooth niya, maganda, pati yung response ng pindot, wala namang ghost touch. Maganda tunog. Yun nga, katulad ng sinabi sa inyo, napakaliit lang ng mismong module nitong mismong car stereo, pero maganda yung tunog niya. So ngayon mga idol, kung gusto ninyong bumili nito, ilalagay ko sa description nitong ating video. Sa description po, nandun po yung link kung saan nyo pipindutin at mapupunta na po kayo kung saan natin to binili. Doon po natin binili to sa Banggood. Sa Banggood. Ngayon mga idol, dyan sa may description natin, may nakalagay din na discount coupon, no? Discount code. I-input nyo lang po yun para maka-discount kayo, no? Ilalagay po natin dyan sa description ng ating video at doon sa pinned comment. Hanapin nyo lang po yung link at yung discount coupon. Ngayon mga idol, yan, no? Nakalagay din sa inyong screen kung magkano ko ito nabili, no? Magkano yung presyo ng original price niya at kung magkano kapag ginamitan natin ng discount coupon, no? So malaki ang madi-discount mga idol. Ngayon mga idol, lipat na tayo. Papakita ko naman sa inyo kung paano ito na-install. At papakita ko rin sa inyo katulad niya, yung sinabi ko, no? Ito, yung reverse camera niya. Ito na lang yung part na hindi ko na-install dyan, yung reverse cam. So kasi magpapabaybay ako ng wire. Papakita ko na lang din. At papakita ko kung paano natin ito i-install. Tara, install muna natin.